Hi guys, magluluto tayo ng kilawing labanos. Itong isda ang isasahod ko. Kung tawagin is flying fish. Pero dito ko lang naano na flying fish tong isda na to dahil ang binan ko tawag yan ay tulis. So, lilinisin ko muna, kakaliskisan, tapos yung pinakaulo niya, kakat ko yan. Tapos, bababat ko yan sa suka. Bali, dun ko siya luluto sa suka bago ko siya igisa. Balikan ko na lang kayo, guys. So, guys, eto na yung isda after ko siyang malinis. Ganito, oh. Masyadong matrabaho, pero masarap yan pag nakain nyo na. Pwede nyo rin iprito yan kahit na ganyan lang, linisin nyo. Yung kanina na pinakita ko, kahit din yun na parang dying style. Okay na yun, pwede na iprito, masarap yun. So, bababad ko yan sa merong asin at saka paminta. Timplahan nyo lang ng asin at paminta yung suka. Saka nyo siya ibabad na mga 30 minutes to 20 minutes. Ganun. Depende kung luto na yung ano, yung isda sa suka. So, guys, habang inaantay natin yung isda na binabad ko, gasan muna natin itong mga gulay. Itong labanos. Gasan muna natin yung bawang, sibuyas, at itong mga labanos. So, ayan guys, yung ano, yung isda na nilinis ko, binabat ko siya sa suka na merong asin at saka paminta. Siguro, mga 20 minutes, luto na yun sa suka yung isda na yan. Kung sanang matatanggal yung balat. Pwede nyo rin siyang iprito kung gusto nyo yung after nyo linisin. Kahit di na ganyan na dying style, pwede nyo iprito yun. Masarap yun. So, after 20 minutes, check ko siya. Tapos magigisa na tayo. Oh guys, after 20 minutes, ito na yung ano, yung isda na niluto ko sa suka. Inalisan ko na yan ang balat. So magisa tayo, magpainit na tayo ng kawali. Gising na tayo guys. Isa muna natin yung sibuya, bawang. Lang mag-prepare nyo itong kilawin. Pero pagka naayos na, mabilis na lang itong lutuin. Lagyan na natin yung sibuyas. Lagyan natin yung isda. Sarap.
nyo naman yung, kung ayaw nyo ng isda, pwede ka rin dyan. Trabaho lang. Kami yung isda, gulay, kasi Mr. Ray, gusto niya rin ang isda-isda, gulay-gulay. Ang loob sa isda, kasi dati ako siya okay. Yeah. Nakaahon lang sa ano. Dagat. Ito naman ay ang isda. Sa sopa, kailangan lang natin sa sopa. Ayan, ilagay na natin yung labanos. Yan. Pwede niyong dialisin yung ibang tinik. Ako, pero inalis ko yung ibang tinik. Pero may mga tinik-tinik pa rin yun kahit paano. Ngayon na natin yung labanos. Kailangan lutuin natin mabuti yung labanos kasi hindi yan pwedeng ano eh yung hapot dahil papait. Kailangan talaga is ano siya, malambot, luto talaga. Mamaya na natin siya lagyan ng suka kasi pag nilagyan natin yan ng suka, hindi muna natin siya pwedeng haluin, kasi hindi daw maluluto yung suka pag hinahalo. So, ayan muna natin siya. Check natin, guys. Natin ang paminta. Asin. Inagay natin ang konting paminta. Okay. Asin. Tawain muna natin bago natin lagyan ng suka. Maluto siya sa suka yung may konting asim-asim. Maraming suka.
natin siyang ganyan. Huwag natin haluin para manuto yung suka. Walang takip. Huwag lalagyan ng takip. Pwede na natin haluin. Lalabuhin lang natin yung labanos ng konti pa. Mas mametak pa natin. Titikman ko muna. Kulang pa sa asin. Okay na yung asin niya, medyo matabang lang. Dapat may konting asim-asim yan. Matubig kasi ang labanos eh. Kaya... kaya hindi ako nagsasabaw dito kasi yung mismong katas niya ang lalabas dyan. Hindi nyo kailangan magsabaw. Hindi malulunod yung labanos. Ang dami ng sabaw. Ay naku guys, masarap to. Try nyo. Paborito namin to. Lahat paborito. Masisiba. Hindi, masarap to. Promise. Takpan muna natin. Medyo lutuin pa natin ng konti yung labanos para hindi siya ano mapait. Hindi pwedeng ano yan eh. Yung mga 2 minutes. Check natin. Ito, basta dapat luto yung suka nyo ha, yung asim ang nagdadala dito eh. Kung hindi siya hindi nyo malalasahan yung asim eh, wala, hindi masarap. At saka pag hindi luto yung suka nyo, hindi masarap yan. Kaya dapat lutuin nyo yung suka at saka to. Luto talaga yung labanos. Ano? Eating time na. Thank you for watching. Bye-bye. Thank you.